Muling nagprotesta ang ilang grupo laban sa ipinatupad na dagdag singil sa kuryente. Sa Biyernes, uulitin daw nila ang lights off protest para lalong maiparamdam ang kanilang hinaing. Nakatakda namang maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Makabayan Block sa Kongreso para hilinging ipatigil ang all-time high power rate hike. My report, si Julius Segovia. Sinugod ng grupong Gabriela ang isang sangay ng Meralco sa Quezon City kanina. Kahit daw ginawang paunti-unti ang pagpatupad ng dagdag singil sa kuryente, ipapasa rin naman daw ng Meralco kalaunan ng interes na ipinaluwal nilang pera sa mga customer. Kaya ang lights off protest contra power rate hike uulitin sa Biyernes. Hinikayat nila ang publiko na patayin ang kanilang ilaw mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Yung pundidong ilaw ng tahanan, magpapatay ng ilaw sa Disyembre 20 para ipakita yung protesta sa Meralco at kahit man lang kaunti, mabawasan yung limpak-limpak na milyong pisong kinikita ng Meralco. Nangalampag din ang ilang grupo sa kamera. Ito ay bahagi ng pagkokondina sa kawalan, ano? Kawalang aksyon ng gobyerno ni Noynoy Aquino sa hinain ng mamamayang Pilipino. Ang Energy Regulatory Commission, Department of Energy at Philippine Electricity Market Corporation, minamadali na raw ang tripartite investigation sa umunoy sa buwata ng mga power plant na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Kung mapatutunayan daw na nagkasabuatan, posibleng maibalik sa Meralco ang sobrang singil ng mga power generator. Pwede raw ibawas ito sa mga susunod na taas singil sa generation charge. Tingin naman ni Senator Antonio Torrellanes IV, tila kapos ang aksyon ng gobyerno. Pwede raw gamitin ang malampaya funds para maibsan ang dagdag pasanin ng mga consumer. Hindi rin daw dapat itigil ng publiko ang pagpaparamdam ng galit sa all-time high power rate hike. Sa susunod na taon, i-increasean sila ulit. Ayaw nating i-promote ang violence dito. They can express this disgust, their disgust and discontent sa mga nangyayari in so many ways. So many peaceful ways. Sa Facebook, mag-online petition sila, sulatan nila yung congressman nila. Sagot naman ang Malacanang. We respect his views. I think that's an independent branch. We respect his views. But we have gone beyond respecting his views. We have gone to investigating the process of the rate hikes. So we'd like to know if there was collusion. Nakatakda namang maghain bukas ang Makabayan Block sa Kamara ng Petisyon sa Korte Suprema para sa temporary restraining order sa dagdag singil sa kuryente. Julio Segovia, GMA News.